At the starting of the week, at Summit Talks you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. See those leaders start to frown. It's Sword and Gun Day. Hello po mga kadudut, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po tayo ulit. Welcome back po sa ating YouTube channel. Gaya po ng pinangako ko sa inyo dati, pag meron na tayong motor na ZX150, bibigyan ko kayo ng informasyon kung anong meron sa motor na to. Pag-usapan natin yung kanyang price, pag-usapan natin yung kanyang engine, at saka kung ano po yung makikita ko sa motor na to ng actual, yun lang po ang sasabihin ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea. So hindi na natin patatagalin. Sa mga kadudot natin dyan na hindi pa nakasubscribe, pasuyo, huwag kalimutan i-click yung subscribe button na yan at saka yung notification bell para pag may video po akong gagawin uli, ma-update ko kayo mga kadudod. Kaya kung meron man po akong malampasan na info na hindi ko mabanggit, welcome po kayo na mag-comment sa baba para makatulong po sa mga viewers na kaibigan natin, sa mga riders o sa mga gusto magkaroon ng motor o magkaroon ng idea sa motor na to. Tara mga kadudod, ikutan natin itong motor na to at makita natin kung ano ang meron sa kanya. Tomorrow never comes until it's too late. Bali, ito po yung ZX150 ng SYM. Umpisahan na po natin muna sa price para at least po magka-idea po kayo magkano po ba ang motor na to at kung may down at magkano ang monthly pag kinuha natin ng installment. Okay, so ang SRP po ni ZX150 ay 135,800 pesos po. Yun po ang kanyang SRP. Ito pong unit na to ay may down na 20,000 pesos. Ngayon kung kukunin po natin siya ng installment, unahin po natin sa 36 months, ito po ay nagkakahalaga ng 5,576. At kung kukunin naman po natin siya ng 30 months, siya po ay nagkakahalaga ng 6,273. At kung kukunin naman po natin siya ng 24 months, 7,318. At kung gusto naman po natin ng 18 months lang po, ito po ay nagkakahalaga ng 9,059 pesos. At kung medyo gusto niyo po ng mabilisan lang, pwede po siya ng 12 months, ang price po niya ay 12,542. At kung medyo nakaka-LLL naman po, 6 months po, ang halaga niya ay 22,991. Yan po yung mga prices po niya kung gusto po natin siya kunin ng installment. Ngayon, ano naman po ba ang meron sa unit na to? I mean, yung engine, kung yun ang pag-uusapan natin. Sige, pag-usapan na po muna natin yung engine na rin. Mamaya na po yung personal na tingin natin kung ano yung makikita natin pag inikuta natin siya. Dito muna po tayo sa kanyang engine na po. Ang motor ay SYM ZX150. Ang color variant po nila red, blue, white at gray. Ang unit na to ay liquid cool po. Ayan. Same thing po, Euro 4 na rin po yan. Ito po ay meron pong 150cc. Ayan naman po, 150. At ito po ay 4 bulb. Meron din po siyang 4 stroke. Single cylinder. Compression ratio 11:1. Yung kanyang bore and stroke ay 57.4 by 57.8 millimeter. Maximum power po ng unit na to ay 12.3 horsepower at 8,000 RPM. At yung kanyang maximum torque naman po, 12.0 Newton meter at 6,000 RPM. Ngayon, kung tatanungin niyo po sa akin kung magkano tuloy, kung gaano po kabigat ang unit na yan, ito po ay may bigat na 140 kilograms. Yung ground clearance po niya, ganoon po natin, no? Actual natin. Ayan. Yan po yung ground clearance niya. Nasa 107 millimeter po yan. Okay. Ito po ay keyless. Ayan po yung ignition po niya. So sa ignition po niya, makikita po natin, ito nga po,
pagbubukas ng ating upuan, i-on po nating unit. Yan po pag naka-off. Tapos po pag bubuksan po yung seat kasi ipipress po natin yung pababa. Actually, meron po akong magandang natuklasan dito. Although na keyless po siya, may support na po yung parang remote control niya or tawag doon yung ano. Na kung sa malulobat yun, pwede nyo po siyang gamitin pa rin. Kasi meron po siyang pinapasukan ng switch dito. Ingat lang natin to. Pwede nyo po ano, angat to ano. Yes. Angat. Yan. Tapos po baba nyo to. Ayan. Diyan po ipinapasok po yung kanyang susi. Ngayon papakita po mamaya sa inyo saan po malolocate yung susi na yon pag ayaw na po yung parang remote niya sa lock and unlock. Na po mamaya papakita ko sa inyo. Sara muna po natin. Okay. Tapos ito po pala, meron siyang USB port. Yung USB port niya nandito po. Yan, nandiyan sa loob. Sana makita natin. Kita ba? Ayun, yun. Yung USB port po niya. Okay. Tapos ito pinaka cabinet tuloy. Ito po, na-open po talaga yan. Wala po siyang lock. So, advice ko lang po, huwag po kayo mag-iiwan dito ng mga valuable things po ninyo, no? Lalo na kung magpa-park po kayo. Kasi, madali po siya mabuksan. Ayan po, oh. Di ba? Hindi po siya nalalock. So, huwag po kayo mag-iiwan dyan. Okay. Tapos, check natin yung sa baba. Di tayo sa ano, madilim dyan. Di tayo. Alright. Yun. Tapos po dito, yan may emblem po siya, ayan o. JetX 150. Total nakabukas na po ito. Yung battery po niya dito po located. Ayan po yung battery niya. Yan. Tapos po, yung pong rubber niya to, yung parang mati niya, nakalagay lang po doon. Di po muna inilagay para po makita ninyo yung part na to at makita po ninyo yung battery. Okay. Tapos po sa likod naman po, double spring suspension po siya. Ito po yung isa. Yung sa kanan niya. Ito po yung good morning. Sa kaliwa. Good morning, kaibigan. Good morning sa iyo, kaibigan. Tapos po, yung pong kanyang gulong sa harapan, ang size po niya, ayan po, kita naman, 100 by 90 by 14. Ang sa likod naman po, asan ba? Ayan, ikot lang natin para hindi tayo hihiga, no? Nakamags na po yan. Ito po yung size niya. 110 by 80 by 14. Ibig sabihin yung diameter nung mags niya is 14 inches, ne? By 14 siya. Tapos, yung harap at likod po na preno, disc brake. Ayan po yung isa. Dito natin tingnan. Ayan. Disc brake po yung sa likod. At, ayan po yung sa harap. Disc brake din po. Parehas po yan, tubeless na po, no? Tubeless po yan at saka combi. CBS. Okay. CBS po yan. No, lilinawin ko lang po, no? Iba po yung ABS-CBN, no? Iba yun, joke lang. Station po yun, station yun. Combi, CBS, ibig sabihin, combi brake system. Ibig sabihin po, pagka pinrest nyo po itong lever na to, itong preno sa kaliwa, automatic po, pepreno na po yung sa harapan at pepreno na po yung sa likuran. Kalaro ko lang po, no? Pag pinreno nyo po yan, 30% po, pepreno po yung sa harapan, 70% pepreno po sa likuran. So, safe po siya. Huwag po kayo mag-alala, hindi po siya pepreno ng sagad sa harap, sa likod lang. 70%, 30% sa harap. Kaya safe pa rin po sa rider kung sakaling pepreno po siya ng isa lang. Ngayon, kung pepreno nyo po yung sa front ninyo, syempre po, kung papaan nyo po siya piniga, yun po yung i-apply din niyang preno sa harapan. Kung talaga sinagad po ninyo, sagad po talaga preno niyan. Pero advice ko po, wag kasi pagka preno po sa harap, dapat ano lang, alalay lang. Kasi yung tendency po nun, tendency po nun, pagka piniga nyo yan, anako, makikita nyo po yung sahig ng daan. Kung pantay o hindi. Ibig sabihin, sa example lang ko tayo dyan, no? So, yun po yung mga advice po namin sa inyo. Okay, ano pa ba? Siyempre, kailangan makita natin yung tangki nito. Ito kasing JetX na to, FI na. Fuel injection na siya. Meron din siya tinatawag na dual pot caliper. Ayan, no? Yung dalawa na yan. Dual pot caliper siya. Diba? Tapos, meron siya reflector dito.
Ang purpose naman niya, pagka nadaanan tayo ng ilaw sa gabi, siyempre, pag nakaside, agad siya makikita, magbiblink kasi yan, o mag-create ng ilaw yan eh, sa mga makakasalubong natin na nakabukas yung kanyang headlight. Tapos, i-check natin yung kanyang compartment. Tama? Kasi yung gas nito, kayang mag-accommodate ng 7.5 liters na unleaded. Anong nangyari? Naku! Commercial lang, may sunog yata. Ayan. Sana hindi malala, no? Sana ano lang, minor lang. Ingat tayo, mga kababayan, ingat tayo. Fire Prevention Month ngayon, March. Kaya doble ingat. Okay, balik tayo dito. Buksan natin tong motor. Mga kadudut, ito pala yung kanyang sisi. Yan o. Ito yung kanyang... Pagka nag-alarm siya, i-off natin o papatay natin. Ito yung kanyang lock sa motor. Ito yung unlock. Ito yung lock ulit. Ito yung lock. Unlock. Pagpapatay natin itong alarm niya pag nag-alarm. So, palagay ko nakalock na to. Tignan natin, ha. Nakalock na siya. Ayaw na siya, eh. So, ang gawin natin ngayon, dahil nakalock siya, pindutin natin itong unlock. Yan. Ayan. Natanggal na yung unlock niya, di ba? So, meaning, mabubuksan na natin itong upuan. At saka yung digital panel board. Upuan muna tayo. Tingnan, titwist ko lang to. Okay. Alis ka muna dyan. May wagon sisi. Ang lakas makakotse, no? Para may kotse. Okay, alisin muna natin to. Buksan natin. Ayun. So, yun yung compartment niya. Kasha, malalim naman, ayun, no? Malalim siya, ayun, no? Medyo maluwag din. So, kasha dito. Palagay ko kasha dito yung helmet. Half face at saka yung full face na hindi naman ganun kalakyan. Isa pa, meron pa rin sa safety features dito. Pwede nyo i-lock yung engine, tsaka i-unlock. Lock, unlock. Ito naman yung kanyang takip ng kanyang tangke. Pag i-open natin yan, angat lang natin to, tsaka lang natin siya i-twist. Ito yung i-twist, ha? Hindi ito mismo, hindi ito lalagyan. Ito ang i-twist. So, alimbawa yan. Ibabalik mo yan, iikot mo lang to. Yan. Yan. Ito po ang gagalawin, ha? Bababa, lock na yan. Angat. Ikot po natin to. Open. Close. Baba. Okay. 7.5 liters po yan. Tapos po, ito po yung pinaka cover ng upuan. Napakagandang tignan. Ang ingay niya, no? Alam niyo po bakit maingay yan? Ganito po yan. Sira natin. Sira po natin, ha? Yan, nakasira na po. Kasi dati akala ko, dahil wala pang battery to, hindi ko siya pwedeng iwan. Kasi yung nakapark doon kanina, walang battery. Na-open ko yung upuan. Sabi ko sa kanila, paano to? Ang pangit. Nabubuksan ko yung upuan. Ibig sabihin, pag nag-park ako, iniwan ko to, unsafe to. Mali pala ako. Pag may battery pala ang unit na to, okay itong unit na to, kahit hindi mo siya i-lock, after 1 minute na hindi mo ginagamit, hindi mo ginagalaw, automatic mag-lock siya mag-isa. Tingnan nyo, ha? Tingnan muna natin kung nakabukas. O yan, nakalock siya, diba? Tingnan nyo, nakalock. O, nakalock. Buksan ko, ha? Ito yung susi niya. Unlock. Yan, naka-unlock na siya nyan. Yan ang katunayan, no? Matutwist ko to kasi naka-unlock na siya. O, bumukas din to. Ilock ko ngayon to. Yan. Wala akong gagalawin. Ito yung susi niya. Tignan nyo po, after 1 minute, iilaw yan. Ayun po yung susi, ha? Ito po yung susi niya. To. Titingnan nyo po to, mag-a-align po yan. Siya mismo po ilalak niya yan. Wala po akong gagalawin. Tayo lang po natin, no? Mga... Yun. So, yan, umiilaw na siya. After po niyang warning na yan, maglalak na po siyang automatic niyan. Tignan po natin. Antay lang po natin siya mag-alarm. Uy, nagulo. Kapatay ko. Apo. 5 4 3 Bo. Parang ipapaya ako ni JetX, ha. Sana. Di pa siya nag-alarm. Tagal naman. Sabi ko 1 minute lang. Check natin, ha. Baka yung unang tunog kanina, yun na yun. Wala akong ginagalaw, ito yung susi, ha.
Ito yun, ha? Tingin natin. Ayan, nakalock na pala siya, oh. Sorry. Ayan, nakalock na, oh. Di po, ano to, hindi kwento lang to. Ayan po talaga nakalock siya. No? So, meaning, kung halimbawa may battery yan, nag-park po kayo sa kusama kayo pumunta, automatic po, 1 minute, siya mismo mag-a-alarm siya, ilalock niya po yung unit. Hindi niyo po mabubuksan yung upuan, hindi niyo magagalaw itong ignition na to. Lahat, wala po kayo magagalaw. May click switch din po yan, eto. Hindi ko lang po alam side stand, subukan natin side stand, no? Kung mamamatay. Pero bago yun, buksan natin uli. I-check natin yung panel board nyo muna, yung digital panel board nyo. Eto, buksan natin. Tignan nyo, ha? Yan, yan, yan. Pipindutin ko tong unlock. Eto, unlock. Ibilaw po yan. Alright. Ngayon, dahil nakabukas na po, tignan po natin ano niya, the panel board. Buksan ko lang, no? Iyon. O, di ba? Ngayon, siyempre, ang sabi ko kanina, alamin natin kung mamamatay siya pag binuksan natin side stand. Subukan natin, no? Start ko lang, ha? Ayan po. Umaandar po siya. Ayan, no? Nagbabibrate po yung unit. Ayan, no? May tunog naman po yan. Ayan. Okay. Check natin pag side stand ko kung mamamatay. Ito po yung side stand. Subukan natin. Baba. Ay, tigas. Yun. Side stand ko po namatay. Meaning, tatlo po yung safety, ano na ito. Safety ng safety features ng unit. Dalawa po yung kill switch niya, side stand. At saka to. At pwede rin po ito sa pita, sa loob. Kapag naman pag-usapan po, lock at unlock. Yung makina naman po ang mamamatay, no? Okay. So, okay na tayo dyan. So, ito naman po tayo. Dito tayo sa kanyang handlebar. Actually, basic lang naman po yung handlebar niya. Naked. Yung mga kailangan na makita sa mga button dito, nandito pa rin. Ito yung on and off. Ay, mali. Ito pala yung high and low. Ito yung signal light. Ito yung busina. Pakinggan natin. Dali, ah. Buksan natin. On. Busina. Malakas po yung busina. Tapos, ito po yung starter niya. Kill switch. Ang ingay. Patay natin sounds. Maingay. Ito, patay natin. Yan, yan, yan. Yun, namatay. Ang ingay niya, eh. Sorry, ha. Yan na naman. Patay natin ulit. Yan. Tapos, ito yung kanyang panel board. Kung mapapansin ninyo, ang ingay naman. Nakalock na siya. Unlock. Yan yung panel board niya, yung digital panel board. Nandyan yung ano, fuel indicator. Andito rin yung check engine, yung ilaw, voltmeter, yung orasan. Actually, may nakita pa ako dito na ano, eh. Dito sa baba, meron pa siyang something dito sa baba na light, hindi ko lang siya makita. Yeah, ito kasi signal light 'yan. Meron siya dito, nakita ko dati, fuel, parang fuel, parang temperature indicator nandito sa tabi na 'to. Tapos meron pa 'to, alam ko, meron siyang mode dito na nagbabago ito ng kulay depende sa panahon, halimbawa pag maaraw, nagdidim siya. Pagka naman madilim, nagbabright siya. Itong panel board na to, no? So, ayan, nakita na natin yan. Ano pa ba hindi natin napag-usapan? Yung susi nga pala. Yung pinangako ko sa inyo na paano ba makikita yung susi nito. Ito yan. Bago tayo matapos. Yan, ilalock niya na yan. Nakikita niyo po ba itong pindutan na to? Pag piniga po kasi natin yan, tapos tinulak po natin siya pababa. Ayan, yan, yan, yan. Ay, andali, ah. Yan. Tingnan niyo po, pagka pinigahan niyo po to, ito, ilahin niyo, iyan po yung pinakasusi niya. Sabi ko nga po, kung lobat na po to, pwede niyo po itong gamitin. Saan po to ilalagay? Yung kung saan po natin inano kanina, sinabi ko, ibababaan niyo, itataas niyo po muna to para bumukas, tapos ibababaan niyo, ipapasok niyo lang po to dito. Yan. Andali, sumasabi ko po kasi, yan. Pumasok po siya, no? Pwede na po siyang i-twist. Mag-on na yan. Ayan po, oh. Yan naman po, gamit yan kung sakaling pong lobat na po yung
kung sakaling lobot na po itong ating remote. So tatanggalin lang po natin uli yan. Isasara po natin uli. Ibaba. And ibabalik lang po natin dito sa remote po niya. Yan. Ang lakas po niya maka kotse talaga. Yan. Okay na po. Sarado na siya. Ngayon di ba bumukas kanina yan? Antayin nyo lang po mag-lock mag-isa uli yan. Tignan natin. Kasi nag-alarm na siya eh. Ayan, nakalock na siya oh. So yun nga po. Yun yung pinaka ano niya gusto ko sa kanya. Kasi may battery siya, hindi mo na siya kailangan pang ilock kung sakali makalimutan mo, automatic maglalock na. So kung meron po ako nakalimutan na gusto niyo po idagdag, welcome po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba. Kung gusto niyo po dagdag kayo mga sinabi ko, okay lang po, importante po, makapagbigay po tayo ng info sa mga viewers natin, sa mga kadudod natin dyan. Malaman nila kung anong pwede nila malaman sa unit. At kung gusto niyo po makita na actual, pasya lang po kayo dito sa may San Fernando. So may San Agustin para makita po ninyo. Ang galing, no? Pasyal po kayo. Tapos, ito po pala, maalala ko lang sa Philon Rider po ito sa angkas. Tignan nyo. Ayan, no? Apakan po ng angkas yan na Philon Rider po. Ayan. Tapos dito, pag tayo matapos, ang galing, pwede ka maglagay na something dyan. Ayan, no? Pero, syempre, pag numaandar, hindi naman pwede, baka tumalsik, no? Ingat sa inyo, mga kadudot, saka salamat. God bless. Pakiclick na lang po yung subscribe button sa mga hindi pa nakasubscribe at saka yung notification bell. Salamat po. God bless. Ingat sa ating lahat.